Ito naman yung video natin. May dumating na BIR official sa iyong opisina. Nagpapareceive ng letter. Okay, alalahanin mo sa opisina mo, hindi ka naman laging nandiyan dyan. Hindi ka 24/7. Hindi ka 7-11. Binabati natin yung mga kaibigan natin sa 7-11. Maraming salamat po. So, nagpapareceive sa iyo yung BIR official. So, may tatlong klase ng pagpapareceive ang mga BIR officials. Number one, yung pupunta sila sa opisina mo, yung BIR official at daladala yung letter. Ang tawag doon ay personal delivery, number one. Number two, gagamit yan ng Philippine Postal Corporation, o yung postman. Daladala yung letter. Papareceive ng postman. Okay. Pangatlo, private courier, Lala Move, Grab. O, kinakamusta ko yung mga riders ng Lala Move at saka Grab at saka yung mga tagal LBC. Mga matitinong mga bossing yan, mga nanay at mga tatay yan, na mga Lala Move nanay, Lala Move tatay, ha? Ang gaganda ng ginagawa ninyo sa inyong buhay. Patnubayan kayo ng Panginoon. So, nagpapareceive ho yung isang... Makapagsasalita ako ng masakit. Nagpapareceive. So, may mga tao na... May mga private pa person na empleyado. Eh, yan. Ganito mag-receive. Ah, yung mga BIR official, meron ng specific na space nilalagay doon sa kanilang letter, katulad na to. Ayan, katulad niyan. Ang kinatatakot ko lang dito, yung laban ng estoppel eh. Ayan. May doctrine na tinatawag na estoppel. Parang doktor. Doktor ka! Estoppel! Ayan. Yan, madalas gamitin yan. Kinakamusta ko si Revenue Officer Stanley Ong. Medyo 50% sir na sumasaludo ako sa'yo. 50%. So, pwede ho ninyong gawin to. Kaya lang, itong word na representative na nakasulat dito, okay, is nakakatakot ho yan. Nakakatakot. So, kung hindi ka naman representative, may paraan ng pagpapareceive. Yun nga, ituturo ko sa'yo, paano i-receive? Ayun. So, sa opisina nyo, may dalawang klase ng tao. Oh, isang authorized at number two, hindi authorized. Turuan nyo yung cashier ninyo, turuan nyo yung waiter, turuan nyo kung sino-sino, turuan ninyo, Panginoon ko. Kung hindi nyo kayang turuan, eto, pakita nyo yung video. So kung tanungin mo 'yung sarili mo, kung ikaw 'yung cashier, "Re, ako ba ay authorized mag-receive para sa presidente namin?" Ayun. "Ako ba ay authorized, kung ikaw na 'yung janitor? Ako pa ay authorized na mag-receive para sa aming accountant?" Ayun, mga ganong klaseng tanong, simpleng tanong lang. So paano ka magiging authorized? 'Yun 'yung pag-uusapan natin. So kinakamusta ko rin 'yung mga BIR official na pag nagpapareceive ng letter, laging may ganito ng kasama. Okay? Ano ba itong nasa susunod? Okay. So, sasagutin natin yan sa ating mga susunod na tanong. Pero, mag-concentrate tayo paano ipareceive. Paano mag-receive? Sorry. Meron kasi tayong isang video dyan, paano ipareceive. Ibig sabihin, pumupunta ka sa BIR official, nagpapareceive ka ng letter. Hindi ito yung video to. Ang video natin ay paano i-receive yung letter na pinare-receive sa iyo ng BIR. So, kung hindi ka authorized, kasi ang authorized, dapat meron kang written authorization letter. At nakasulat doon kung ano yung mga letters na pwede mong i-receive. For example, pwede kang mag-receive ng notice of delinquency o notices, kahit anong notices. Notice, demand sa Meralco, demand sa water, o ganun. So, kung wala kang hawak na ganun, pwede mo naman siyang i-receive. Lagay mo, receive by an authorized person. Ang ibig sabihin ng receive, yan, ganyan ha. Pag hindi ka authorized by an authorized person.
Okay, ganyan ang pagpapareceive. Sabihin mo, itatapon mo yung itatapon ko to, basura to sa akin eh. Hindi ako dapat mag-receive. Matatakot yung magpapareceive ngayon eh. Sasabihin mo, basura to. Hindi ko pwedeng i-receive yan. Kasi pag ni-receive mo yan, hindi ka naman authorized, pwede kang kasuhan ng BIR. Pwede kang makulong. So gusto mo bang ilagay yung pamilya mo sa problema? Yun. Kung authorized ka naman, di okay lang. Eh, authorized ka, di i-receive mo. Yun. So, i-receive mo yan, ganito pagpapareceive kung authorized ka naman. O, diba? O, kumbaba, ito yun. With reservation and under strong protest. O, para pwede ka mag-protest. Kasi pag ni-receive mo yan ng walang ganoon, with reservation and under strong protest, lalabas yan eh, iniyakap mo ng walang pakundangan. Ayun. So, wag mong kalimutang i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. Ngayon, itong mga taong sinasabihan ko, pwede ba? Pwede ba? Ha? Bumili kayo o magpagawa kayo ng mga ganitong klase ng mekanismo para mapabilis yung pagpapareceive. Halagang 200 piso, meron na kayong ganyan. Okay, para yung mga rubber stamp na yan at saka mga stamp na yan, inangangahulugan na official yung nag-receive. Kaya magiging valid and binding yung letter ng BIR. Kasi yung mga letter ng BIR o other government offices, it creates obligation sa'yo. Ano yun? To reply. Yun yung obligation mo. So, yung obligation na yun is also a right, ha, na pwede mong i-enforce. Maaring may mga right ka dyan na available, sinasabi na mismo ng BIR. Eh, hindi mo ginagamit. Kasi nga, eh, mali-mali yung ginagawa mo sa pagpapareceive. Sa pagre-receive pa lang, sorry ha. So bumili kayo nito o magpagawa kayo, customize. Ayun. So tayo din mga ka-taxpayer kong minamahal, meron din akong i-offer sa inyo. Ano yung i-offer mo, sir? Ayan. Pwede ba kumuha na kayo ng franchise sa akin? Ayan. Nag-o-offer ho ako ng franchise. Kasi ho, para ho sa mga letter of authority hanggang subpoena duces tecum, available na ho yung franchise natin. 50,000 lang. At pwede ho kayong kumita ng 40,000 per client. So, isang kliyente lang, bawi na ho ninyo yung inyong puhunan. Okay? Nasa sa inyo na eh. Kung gusto niyo mag-empleyado, good yan. Kung gusto ninyo madagdagan, ang kita nyo bilang empleyado, very, very good yan. So, kontakin nyo lang yung mga suppliers ng employer ninyo. Hindi naman yan competition sa employer ninyo. Hindi naman yan negosyo ang taxation. Diba? Kontakin nyo yung customers ng kliyente nyo. Hindi naman din yung competition sa customer ninyo. Huwag nyo lang gagawin during office hour. Pwede nyo gawin during break time or after office hour. Email lang yan, sir. Email lang. O kaya mag-Facebook kayo, makakuha kayo ng ibang kliyente galing sa Facebook. Katulad ng ginagawa dyan. Ha? Yung mga CPA, nagre-reklamo dun sa isang community ng mga bookkeepers, CPAs. Mga BIR help ata yun. Nag-aaway-aaway. Huwag kayong mag-aaway. Eh, kasi nandoon kayo sa bargain area, pumunta kayo dun sa ocean na wala kayong kalaban. Okay? So, sa pagre-receive, very important, alamin mo muna. Ikaw ba ay authorized? Di-receive mo! Kung hindi ka authorized, huwag mo i-receive. Why? Ilalagay mo sa panganib ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. Maging masaya yung buhay mo, sir. Okay? So, alamin nyo na kung sino yung magpapareceive at hindi lahat ng letter, i-re-receive nyo. Okay? So, kung meron kayong problema sa paano i-receive ang BIR, pwede nyo kontakin ang inyong tax specialista. At kung kailangan nyo ng mga templates pang sagot sa mga na-receive ninyong letter sa BIR, tumatanggap po tayo ng customized
ah, letter writing. Pag sinabing customize, ho, parang damit yan. Dalawang klase. May RTW, ready to wear. Yan, pag pumunta kayo sa mall, makita kayong damit, tinuro ninyo, susukat ninyo, ay ba, pwede na sa akin? Yun yung ready to wear. Meron din tayong ganun, na ready to use template. Kaya lang, kailangan yung ng konting alteration. Kumbaga, yung pantalong binili nyo, mahaba sa inyo, papuputulan nyo, alteration ang tawag doon. Ganon din yung mga ginagawa kong template, kailangan ninyong i-alter para mag-fit eksaktong-eksakto sa katawan ninyo o sa gamit ng opisina nyo. Or, magpa-custom kayo ng inyong letter. Nagtumatanggap po tayo niyan. Nandiyan lang ho yung mga email addresses ko at saka yung aking telephone number. I-text ninyo ako kung gusto ho ninyo ng customize or template. It is for sale. May bayad ho. So, masayang buhay sa iyo. Masayang hanap buhay. Masayang pamumuhay para sa iyo, ka-taxpayer ko. Peace and happiness be with you. Abangan ho ninyo yung susunod kong video tungkol ho sa mga kooperatiba, magsama-sama tayo para bumaba ang deficiency tax ninyo from 100 million to zero. Thank you very much. See you later, Mamang Internet.